guys, ito na naman po inyong kapangarap vlog Enzay at i-share ko po ngayon sa inyo ay about sa job bank dito sa New Zealand. Alam nyo guys, sa totoo lang, tagal na po natin dito sa New Zealand at syempre nagtataka din ako bakit walang job bank dito sa New Zealand. Kaya yun, hindi po tulad ng Canada yung bansang New Zealand at ito po ay wala po talagang sinasabi na o kasabihan o wala po talagang job bank dito sa New Zealand. Kumbaga, ang ano po dito, kalakaran dito guys ay recruitment agency at saka mga websites. Kaya yun lang po yung alam kong maishishare ko sa inyo sa lahat po ng aspirant na gusto makapunta dito sa bansang New Zealand. Siyempre, yung mga website po na ating babanggitin at saka recruitment agency ay mga ano special tipo nila ay yung for local at saka for overseas. At yung una po nating babanggitin, eh, siyempre, specialist migrant job sites, employers listing jobs on this website may have more. Sabi dito, experience in hiring people from offshore. Yun po, from offshore po. Napakaliwanag. Work here and working in. Ayun po, yung work here and working in na website po guys. New Zealand are good sites to start off with, sabi dito. Work here. At saka, find jobs working in New Zealand. Ayun. Yung working in New Zealand. Yun yung pangalawang website, guys. Anyway, ilalagay ko po sa ating description box yung mga link para madali nyo pong masundan kung punta nyo po itong mga website na mga mababanggit natin dito sa ating video today, guys. And ito yung work here, yung sample, guys. Yun. Ito. Nandyan yung any occupation categories, any location, search for keywords, sabi dyan. Then, ayan, working in New Zealand. Ganon din guys, find your job in New Zealand. Ito kasi, itong mga dalawang website na ito ay specialty nila for offshore applicants guys. Kaya dito kayo, kung kayo po ay nasa Pilipinas o kahit nasaan mang sulok ng mundo, ay ito po, puntahan nyo po itong dalawang website na ito. At very legit po ito kasi talaga pong dito po sa New Zealand base itong mga website na ito guys. At syempre ito, sampulan natin na sabi dito, find jobs with accredited New Zealand employers. We've helped, sabi dito, thousands of people get jobs with Kiwi employers since 1998. 1998 pa sila guys, kaya medyo matagal na. And we can do the same for you. Apply for jobs from accredited employers here, sabi. Working in New Zealand. Working in New Zealand na to, healthcare, infrastructure, accounting and finance, ICT, etc. Yan po yung related na kanilang karamihan na trabaho sa kanilang website. Ito, sampulan po natin dito sa working in New Zealand, form work carpenter. Meron po sila ngayong hiring form work carpenter guys. Are you an experienced form work carpenter? Sabi dito, do you dream of living and working in New Zealand and enjoying a great work-life balance? Sabi dito, yun. Tapos nandito sa baba niya, apply now. Makikita niyo po mismo sa website nila guys. Then sector specific website. Ito po yung sector specific website. May mga sectors lang po ito na mga trabaho o sectors ng kanilang website. Ito, some specialized sector and professions, sabi dito, have dedicated job website. If you are looking for a job in one of these sectors, check out the website. Ayun, yung mga sectors. Healthcare jobs, yan. Yung Kiwi Health jobs. Dairy farming jobs, yung farm source jobs, education jobs, yung education gazette, yan, yung mga teacher natin dyan. Crown Research Institute jobs, yun, Science New Zealand, engineering jobs, engineering New Zealand. Ilalagay po natin lahat dito sa description box natin guys para po mas makatulong po lalo sa inyo para madali nyo pong malocate yung mga website nating sinasabi. Then general job website, ito po yung pang general job websites. The most popular website for jobs in New Zealand are Trade Me and Seek. Ayun po yung Seek, nabanggit na po natin ilang beses yan. This site lists a lot of vacancies. You can find other general job vacancies website on the careers.government.nz website. Ayun, nabanggit na rin po natin yan. ito yung Trade Me jobs. Ayun, napakarami po dyan guys, yung Trade Me. Marami pong nagpo-post ng trabaho dyan pero most of them are local hiring, local jobs. Pero meron din pong overseas guys. Then yung Seek, ayan po Seek, napakarami po dyan sa seek.com. Yung mga sponsorship jobs, direct hire.
Then job vacancy and recruitment website. Yun nga yung careers dot government.nz. Ayun po guys. Then sabi dito, recruitment companies. New Zealand employers often use recruitment companies or agencies to find suitable employees, particularly for specialized and high-level jobs. You can register with more than one recruitment company. The New Zealand employment market is small, so it is important to keep track of who you have contacted about jobs and when. You do not need to pay the company or agency as they get paid by the employer when they place someone in a job. Yun po. Kaliwanag dito sabi that you do not need to pay the company or agency as they get paid by the employer. Ayun po guys. Napakaliwanag po. Kaya po yung mga ano dyan, kaya nga po walang placement fee yung bansang New Zealand at saka yung mga ibang bayarin tulad ng visa fee ganyan. Kasi po binabayaran na po ng ano, employer sa mga agencies yung sinushoulder na ng employer. Kaya yun po yung napakaganda. Ito, napakaliwanag po to place in a job, sabi. You can find a list of recruitment agents on the careers.government.nz website. Ayun, na-share ko na po yun sa aking Facebook Reels. Yung careers.government.nz, nandyan na po lahat ng recruitment agency dito sa buong New Zealand. Ayan, job vacancy and recruitment websites, career.government.nz. Ayan po guys. Then recruitment services for skilled migrant. If you are a skilled worker, there is a specialist online migrant recruitment service you can access called New Kiwis. Ayan po, pag skilled migrant category po, yung inyong ano, skilled migrant kayo guys, ito po yung puntahan nyo, yung New Kiwis. Siyempre, sabi dito, if you are skilled workers, there is a specialist online migrant recruitment service you can access called New Kiwis. This free service matches skilled migrants and their partners with employers across New Zealand who need their skills. Register your CV with New Kiwis and search for jobs advertised by employers. Register with the site. Ayun, mag-register po kayo sa website na ito, yung New Kiwis. Kasi special nga nila yung skilled migrants. Kaya napakaganda yun. Yung professional registration naman guys, depending on your specialty, you may be required to register with a professional body in order to get a job and visa. In case getting a visa may be more straightforward if you are able to obtain professional registration in New Zealand. Ayun. More details are on the Immigration New Zealand website. Ayun. Mas marami po yung details. Yung ibang details po guys, mas marami pang, kung gusto niyo pang mas maraming details, syempre yung Immigration New Zealand website. Nandun po lahat yung hinahanap nyo. Yung Occupational Registration, Immigration NZ yun. Contacting employers directly, New Zealand approaching potential employees directly is an accepted and very successful approach. Employers here often have vacancies they are not advertising on jobs website or that they have not got around to advertise yet. You may just be the right person at the right time. Ayun, yun nga po eh. You must be the right person at the right time, sabi dito guys. In any case, showing this sort of initiative always impresses New Zealand employers even if they refer you to a job application process or recruitment company. You can also contact professional bodies and employers organization directly. Ayun. Using phone or email, do not be afraid to call or email a company you are interested in working for even if that is not how you think in your home country. Siyempre guys. Tapos you can ask if they have any jobs now or coming up. You can also ask for an informal interview or at least for the opportunity to send in your CV with a covering letter. Yun. Napakaganda po kasi guys kung yung CV nyo ay may covering letter. Siyempre impression yun para ma-impress yung employer. Siyempre sa inyo, sa inyong cover letter. Dapat igandaan nyo para siyempre ma-impress yung mga employers. Yun pa lang guys, magkikita na nila kung gaano kayo ka-interest at ano yung inyong background ganyan. If they do not have a suitable job for you, the people you contact may offer you the name of someone in another company. Ayun. Napakaganda po minsan kasi guys, kasi yung mga employer dito, halimbawa, wala po silang vacancy, pero nagposting sila nun, pero nakakuha na sila. They can refer you to someone else na naghahanap din, parang ganun. Then, or they may give you the advice about other skills you have to may be useful to others. Yun. Calling employers from overseas is not much harder than calling them in your home country. Just remember, you must pay for the call and to check the time difference between your location in New Zealand. Ayun, syempre guys, palagi yung check, syempre.
ang New Zealand gaya ngayon 5 hours ahead sa Pilipinas. So ayun, pag tumawag po kayo, syempre tingnan nyo rin yung oras dito sa New Zealand. Ayun, iset nyo lang po yung world clock. Tingnan nyo sa world clock kung ano po yung oras na dito sa New Zealand kumpara sa bansang sa atin sa Pilipinas. Ayun, meeting in person. Many employers prefer meeting potential employees in person, at least face-to-face online. It may increase your chance of getting a job. Siyempre, mas maganda po talaga, gaya ko noon, na-interview ako sa Saudi Arabia, face-to-face po, Skype. Kaya yun, napakaganda. Siyempre, makakausap mo mismo employer. Pero yung una, siyempre, come to come muna kayo ng interviewer ng agency na naka-base dito sa New Zealand kung saan po ako nag-apply dati. Then next is si employer. Kung gusto mo makausap, pero hindi ko na po nakausap nun yung employer kasi nga syempre mayroon naman agency na sila na lang yung nag-i-interview sa atin. Then mag-submit ka lang ng resume mo, then if you pass the interview, then that's it, you can get the job. Today online video calling makes this much easier than ever before. Syempre hindi po tulad nun, sulatan o ano, hindi po makikita mismo yung mag-i-interview sa'yo, yung employer. Eh, ngayon, talagang social media o ang communication ngayon ay napakadali na dahil nga through puro online, gaya ng cam to cam, ganyan yung mga interview. Then just remember to schedule the call for core New Zealand business hours. Yun nga, be aware New Zealand switches to daylight, saving time. It's usually from the late September to early April. Yun. Some migrants take a fact-finding holiday here and make appointments to see key employer. Yun. Yung mga ibang migrant talaga guys ay pumunta pa po sila dito, tulad ng na-advise ko dati sa aking Facebook Reels. Kung napanood nyo yun, kung hindi man, pwede po kayo mag-visit visa dito. Visitors visa. Ang gagamitin yung pong reason kung meron po kayong job interview o in-invite kayo ng employer to come to New Zealand and meeting personally para ma-interview kayo, ganyan, or anything na bakit kayo in-hire, bakit pupunta kayo dito, ganyan. Siyempre, in-invite kayo ng employer for interview and for contract signing, pwede nyo pong gamitin yon. Then pag nandito na kayo, pwede po kayo mag-process kasi 3 months yung inyong visitor's visa, ganun, o 6 months, depende sa immigration kung ilan po yung ibibigay nilang buwan sa inyong visa. Yun, then make sure you call or email ahead of time to set up the appointment. Sabi dito, this will make a better impression with New Zealand employers. Yun. Ay wala po talagang job bank dito sa New Zealand guys. Ito lang po yung mga very popular na website at saka recruitment agency sa careers.government.nz. Ayan po, nandun po lahat yon. Ilalagay ko po lahat dito sa ating description box para po makatulong sa inyo, para madali nyo pong malocate o mapuntahan yung mga website nila sa mga link na ilalagay natin sa ating description box. Ayun po guys, at yun, ano, ito naman po bagong tips and information para sa inyo. Para kung sakali man na makahanap kayo ng mga trabaho dito sa aking mga nabanggit dito sa mga website na to, ay syempre napakalaking opportunity talaga para sa inyo guys. Kaya ayun, hopefully makahanap po kayo ng trabaho dito sa New Zealand. Kung sa direct hire man ay napakaganda po. Ayun po, ito na naman po ang inyong kapangarap, and ayun, hanggang dito na lang po yung ating content today, and God bless po. Bye-bye!